kaibigan, nandito na tayo sa ating susunod na knot tying at tayo ay gagawa ng figure of 8. Ayan, so gamit ang ating green na tela sa likod dahil wala naman siya dyan kanina. So binaba ko pa siya galing dun sa taas, sa baba, at ang nasa likod niya ay ating background kanina at yung cabinet ko. Ayan, so dito, hindi tayo gagamit ng kahit anong tela na plastic twine at yung nylon rope na inintroduce natin kanina sa ating materials dahil tayo ay gagamit ng taling pangkortina. Ayan. So wala na akong maisip kung paano ko siya ma-apply ngayong pandemya. Dahil nga 'di ba nasa bahay lang tayo, may mga kortina tayo, why not lagyan natin ng design yung ating pagtatali ng ating mga kortina. So let's imagine this is a curtain. Ayan. So ito, so magagamit ko rin to kasi pag di ko siya ginagamit, nakatiwangwang lang siyang ganyan. So pwede ko siyang itali, 'di ba? Ayan. Gagamitan natin siya ng figure of 8. Ayan. Papasok natin dito. Tapos yan. Balik ko. Tapos ilusot natin doon. Tcharan! Oh, di ba? Ang ganda. May design pa oh. Balance lang natin. Saglit lang. Oh, di ba? Nagka-design pa yung ating cortina. O, tapos kung ayaw nyo, kung gusto nyo, bahala na kayo kung saan nyo iaano tong anong to. Ayan o. O, di ba ang cute kaya o. Ayusin nyo na lang. Kayo na rin mag-adjust. O. Kortina nyo yan eh. Di ba? Kayo na rin mag-design. Kanya-kanyang trip yan. O, ito yung tinatawag nating figure of 8. Sa ating knot tying. So, hindi natin siya pwede apply dito sa ano ah. Yung sa double ano. Basta yung double of figure of 8, ayan. Kasi parang magmumukhang ano siya. So, isipan ko pa siya kung paano natin siya gagawa. Okay, so may naisip na ako para sa ating double figure of 8. Yan, so madali lang siyang gawin. Ayan, at makatulong pa ito sa ating mga community pantry. Ayan, dahil usong-uso yung community pantry sa ating mga lugar. Kailangan ng social distancing, kailangan malimitan lang yung mga tao na pupunta sa social distancing. Kaya gagamit tayo ng double figure of 8 para dito. So, ang paggamit nito, gagamit tayo nitong high tension neon rope natin. Tapos, ayan, ikot lang natin. Yan. Tcharan! Meron tayong double figure of 8. Ayan. So, para dito, kailangan lang natin. Ayan. Kailangan matibay, syempre. Kasi may ilalagay tayo sa dulo nito. Kailangan natin gumawa ng maraming ganito kasi kailangan nga natin maging kakaiba sa ating mga community pantry. Ayan. So, kapag nagawa na natin to, lalagyan natin siya ng saging. Ayan. So, isasabit lang natin siya dyan. Ayan, yan. So, i-adjust natin yung ating figure, double figure of 8. Ayan, yan. Dapat sasakto dun sa item na isasabit natin dito para yun yung kukunin ng ating mga kababayan. Ayan. Yan. So, yan. Pag nakasabit na yan, diba? Nakalagay yan dyan. Tapos, ito, tatali na lang natin sa taas or sa mga bahay nyo. Diba? Kukuha na lang yung ano, yung mga tao sa inyong mga barangay. Ayan. Di na nila kailangan lumapit, makipag-usap sa inyo. Tatanggalin na lang nila yan. Tapos, makukuha na nila yung saging na gusto nila. Tapos, makakapagbigay pa sila sa kanilang pangangailangan. Kunyari, may dala rin silang iba namang bagay. Ano bagay dito? Ayan, dahil wala na akong makita. Kunyari, saging uli, may dala silang saging. Kunyari, nakita nila walang laman yan. E di lalamanan uli nila yan para iba naman yung makakuha. Ganon. So, ayun, alam ko na kung paano natin matatali yung double figure of 8 na ginamit natin kanina para sa ating sabitan ng saging sa taas ng ating kisame or bubong para sa ating mga kabarangay sa ating community pantry. Ayan. So, dito, gagamit tayo ng taut line hitch. So, ganito, kukuha tayo ng arnis. Ayan, kunyari ito yung ano ah, ito yung sabitan natin. Ganito yung tsura ng taut line hitch. Ayan, so dahil dalawa yung tali natin kanina, dalawang beses din natin to gagamitin. O, ito yung ano natin ah, sabitan. Wala na yung saging kasi baka malamog. Ayan, so dito, una, papasok natin to. Yan. Tapos to dito. Tapos, kailangan mahigpit.
So, pasok ulit natin dito. Yan. Abaan pa natin. Ayun, Hitches. Ayan. Tapos, susot natin dito. Tapos, doon. Tiyan! Okay na, taut line hitch. Ito, medyo mahaba lang eh. Ito yung mas maiksi. Taut line hitch! Ito yung isa. So, pag iniksian natin, ah, diba? Ganun din. Ah, tiyan! May panabit, no? Ito yung panabit natin sa saging para sa ating mga community pantry. Di ba? Pag nilagay natin to dito, pag ayan, di ba? Sabit yung saging, tapos kukuha na lang sila. At nakatulong mo tayo sa ating mga kabarangay na naghahanap ng saging. So, ang susunod nating knot tying ay ang round turn and two half hitches. Ayan, so ito ay kapag may mga alaga kayong pamangkin, ay maaari nyo itong ma-apply sa kanilang mga laruan. Lalong laro na, di ba? Laging nasisira yung mga laruan nila. So, kapag pamangkin nyo, may gantong stroller. Ayan, tapos nawawala yung hawakan dito, ay paano pa nila matutulak yun, di ba? So, gagamitan natin siya ng plastic twine para ilagyan dito ng tali, tapos yun yung hihila-hilahin nila. Oh, yun. So, sisimulan natin. So, di ba, ang bigat na naman ito. Yeah. Yeah, una, ayan, sabi nga, di ba, round turn and half to each chest. Ayan, isa pa, di ba, nalagay na natin. So, i-turn pa uli natin, isa pa. Oh, ayan, dito pa nga lang, oh, nakaka-ano na eh. Sunod naman, yung half hitches natin. Wait lang. Pasok na. Tayo, ang hirap ah. So, ayan. Okay na yung isa. Two half hitches kasi sabi. So, gaganan na natin. Tapos isa pa. Tadam. Mas matibay ito. Ewan ko lang kung masirapan nila ito. O, oh, ayan. Nakatali na siya. Oh, tapos, ihila-hilahin na lang nila. Dito nila hawakan. Tapos, ganun-ganun. Oh, may stroller na. Buo na yung ano nila. Oh, para to sa mga pamangkin na kabibili mo pa lang ng laruan, tapos sira agad. Oh, diba? Okay, para naman sa ating next knot tying, ito ay ang tinatawag na highway man's hitch. Ayan, highway man's hitch. Ayan. So, medyo nabubulbul tayo kasi kanina pa tayo nag-film dito. At naubusan ako ng mga ideas kung paano natin kukumpletuhin ang 20 knot tying ng ating nasa course na physical education and health. Ayan. So, dito gagamit tayo ng plastic twine. Kasi nga, diba, karamihan ng mga lalaki ngayong pandemic ay mahaba na yung buhok. At isa na ako doon. At hindi lang ang mga lalaki ang mamabang buhok. Siyempre, natural na yung mga babae din. So, dito, gagamit tayo ng highway man's hitch, lalong-lalo na kapag naiiwan natin na magdala ng mga panali sa buhok or kung gusto natin lagyan ng kulay ang ating panali sa buhok. Wala namang kanya-kanyang trip yan kung anong gusto mong gawin sa buhok mo, diba? Yan. So, ito, gagamit tayo ng plastic twine. Tapos, apply lang natin yung highway man's hitch. Ayan. So, kita nyo yan. Okay. Ito, di ba? Nakaganyan. Tapos, walang tayo dyan. Tapos, yan. O, hilahin natin. Next, pag napasok na natin yung isa, yung kabila naman. Ito, isang taling to. Oops.
Maangat! So, medyo maikli pa kasi yung buhok na hindi kagaya nun sa mga girls. Ayan. Ito pala. Ayan. Nakaano na. Oh, bago pag gustong itago ng mga girls yung ano, tong sobra, iikot lang nila yan. Tapos yan, sila na bahala mag-design. Ayan, no, diba? Pwede nang pumorma-forma. O, ganun. Tapos yan, kita, pag ayaw na nila gamitin, kasi diba yung ibang tali, pag tinatanggal mong ganun, may sumasamang buhok. Dito, madali lang. O, hilahin mo lang. O, ching! Kita mo yun? Wow, magic. Wala na yung yung highwayman sitch natin.